jar. Nakatikim na ba kayo ng kusahos? Kung wala pa, ay panoorin niyo po ang video na ito. Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. It's me, Indai, Allyn po. Sa araw na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng kusahos. Ang kusahos po ay tapa po ng mga Ilonggo. So ito po yung ginagawa nila noon nung wala pa tayong mga refrigerator. So ganito nila pinipreserve ang kanilang mga karni. So ngayon po, gagawa tayo ng kusahos. So usually po, ang ginagamit sa paggawa ng kusahos ay carabao meat, beef meat, or kabayo na karne. So ngayon po, ang gagamitin natin ay karne po ng kalabaw. So ang paggawa po nito ay hihiwain lang po natin ng maninipis, na sobrang nipis po, para mas crunchy po siya pag naluluto na. And then, i-marinate lang po natin ito ng suka, tuyo, black pepper powder, at ahos. Yan lang pong apat yung pinaka-basic po na nilalagay natin sa pag-marinate po ng karne. I-marinate lang natin to overnight upang ma-absorb niya po yung mga pampalasa na nilagay natin. Para kinabukasan po ay pwede na po natin siyang maibilad. So isang araw lang po talaga yung required na pagbilad niya. Dahil pag masobrahan po sa pagbilad ang ating kusahos ay sobrang titigas po yan. So sa isang araw po ibilad natin siya at pwede na niyang mailuto kinabukasan. So, pwede na yung ma-preserve ng ilang araw po ang kusahos. Ang iba, nilalagay nila po yan sa kanilang kusina or in Bisaya, abuhan, dirty kitchen. So, pinapausukan po yan para hindi din po napuan ng mga iba pang mga insekto. So, ang ganito kasing pag-preserve po ng karne po ay nagtatagal talaga siya. As long as malinis yung pagkagawa mo, ayan, ma-enjoy mo talaga yung kusahos. So, i-try niyo pong subukan, subukan niyo pong gumawa nitong kusahos para naman po ay malaman niyo po kung ano talagang lasa o ano talagang klaseng buhay meron noon sa paggawa po ng kusahos. Thank you.
Unsa man to yung Kusahos? Giloy. Pag may bagong tayo. Thank you very much. O kuya. Bangun sebelum kita nak kopi.